So last time pinag-usapan natin yung Redmi Note 10 na isa sa mga pinakasulit na phones under 10,000 pesos. Pero kung hindi ka pa kontento doon at gusto mo ng mas maganda pa, yung tipong may 108 megapixels na camera, AMOLED display na may mataas na refresh rate, at good processing performance para sa mga paboritong laro mo, eh baka ito na yung para sa'yo, ang Redmi Note 10 Pro. Okay, bago tayo mag-umpisa, tignan muna natin kung ano yung mga kasama sa box. Sa loob meron tayong documentations, SIM ejector, frosted na jelly case, USB Type-C cable at isang 33-watt charger. So eto na yung Redmi Note 10 Pro na isa sa mga pinaka-premium looking phones sa ganitong presyo. Sobrang nagustuhan ko yung design na ginawa ng Xiaomi dito. May maliit na Redmi branding lang, konting text dito sa baba, makabago yung itsura ng camera kahit na medyo makapal, at yung kulay. Well, meron naman tayong ibang kulay na pwedeng pagpilian tulad ng Glacier Blue at Onyx Gray, pero dahil sobrang kakaiba nitong Gradient Bronze, eh talaga namang may pagkasosyal ang dating at nakakadagdag din sa pagka-premium nito. Malaking phone itong Note 10 Pro pero manipis lang at hindi rin gaanong mabigat. At kahit na plastic lang yung frame, eh gawa naman sa glass yung harap at likod na protected pa ng Corning Gorilla Glass 5. Meron din tong IP53 splash and dust resistance, kaya okay lang na matalsikan ng tubig, okay lang din kung i-disinfect natin. Pero take note na hindi to waterproof, kaya hinay-hinay pa rin at huwag na huwag yung susubukang ilubog sa tubig. Sa taas meron tayong headphone jack, speaker, noise cancelling mic at IR blaster. Sa baba makikita naman natin yung primary microphone, USB Type-C port at isa pang speaker. Sa kaliwa nakalagay yung slots para sa dalawang SIM cards at isang micro SD card. At magkasama naman sa kanan ang volume rocker at power button na nagsisilbi na ring fingerprint scanner. Mabilis na sensor to at very accurate din. Pwede tayong mag-register ng hanggang 5 fingerprints. At syempre andyan pa rin yung dalawang recognition methods, touch to unlock at press to unlock. Now dito naman tayo sa isa sa mga panlaban nitong Redmi Note 10 Pro, yung 6.67 inches AMOLED display na may 1080p resolution, 120Hz na refresh rate, at 240Hz na touch sampling rate. Sobrang smooth tignan ng display natin lalo na kapag nag-i-scroll tayo, at talagang responsive din na tipong pagkapindot na pagkapindot natin, eh magre-respond din kaagad. At tulad ng inaasahan sa isang AMOLED display, buhay na buhay at accurate ang kulay. Deep blacks, maganda yung viewing angles, at maliwanag din talaga dahil meron tong 1200 nits na peak brightness. So kahit nasa labas tayo, magagamit pa rin natin ng maayos dahil nga maliwanag yung display. Nagustuhan ko rin yung manipis na bezels at sobrang liit lang ng punch hole para sa selfie camera. Meron pang HDR10 support at Widevine L1 certification. So pagdating sa media consumption, kung ikaw yung taong mahilig manood ng movies or series, lalo na sa Netflix, eh sigurado akong magugustuhan mo itong Redmi Note 10 Pro. Actually, itong display ang pinaka nagustuhan ko sa phone na to dahil nakakatuwang makita na meron na tayong high refresh rate AMOLED sa isang mid-range device. Kung matatandaan nyo kasi, last year kapag sinabing mid-range phone, mamimili lang tayo 60Hz na AMOLED or 120Hz na LCD. At hati talaga ang opinion ng tao doon dahil may kanya-kanyang advantages yung dalawa. Pero ngayon, hindi na tayo pipili, makukuha na natin yung parehong benefits ng AMOLED at high refresh rate sa isang phone na wala pang 15,000 pesos. Nakadagdag din sa magandang panonood natin yung dual speakers. Malakas to at siguradong dinig na dinig sa buong kwarto. At para sa isang smartphone speaker, masasabi kong sakto lang ang sound quality. Hindi siya yung sobrang ganda at sobrang detalyado, mas okay pa rin talaga kung gagamit tayo ng headphones. Pero ang nagustuhan ko dito, balance lang yung lakas sa magkabilang speakers. Sa ibang mga phones kasi, usually mas malakas yung sa kanan, pero dito halos pantay na talaga. Now pag-usapan naman natin yung processing performance na importanteng malaman nyo bago kayo bumili nitong Redmi Note 10 Pro. Meron tayong up to 8GB na RAM, hanggang 128GB na storage, at ang gamit nating processor ay ang Snapdragon 732G, isang mid-range chipset na una nating nakita sa original Poco X3 noong 2020. At masasabi kong magandang chipset pa rin naman talaga itong 732G, lalo na para sa presyo. Wala talagang lag sa mga social media at productivity apps na ginagamit natin, at mabilis din yung loading times dahil UFS 2.2 ang gamit nating storage.
Very capable pa rin for gaming, pero kung competitive or hardcore gamer ka, eh hindi ito yung best gaming phone sa ganitong presyo. Sa Battle Royale mode ng Call of Duty Mobile, kaya yung high graphics at max frame rates, bihira lang ang lags at maayos naman akong nakatapos ng laro. Pero sa ultra settings ng Mobile Legends, playable pero bumababa tayo ng 50 plus FPS kahit na iset natin to sa lowest settings, so most probably kailangan pa nito ng optimizations dahil alam naman natin na kayang-kaya ng Snapdragon 732G ang game na to. At pagdating naman sa Genshin Impact, low settings lang ang nakaset by default at hayaan na lang natin yung settings dyan dahil mahirap din talaga tong i-run. Malalaro natin pero hindi talaga swabe yung experience, makaka-encounter at makaka-encounter tayo ng lags. At hinay-hinay lang din sa paglalaro ng mabibigat na games, lalo na kapag mainit din sa paligid mo dahil posibleng mag-init to ng sobra at pwede tayong maka-experience ng thermal throttling or yung pagbaba ng performance dahil sa mataas na temperature. So for casual gaming, very capable pa rin itong Redmi Note 10 Pro. At to be fair, hindi rin naman tumina market ng Xiaomi as a gaming phone. Dahil kung gamer ka, ang dapat mong piliin ay yung bagong labas din na Poco X3 Pro. Halos magkapareho lang sila ng presyo nitong Redmi Note 10 Pro, pero malaki ang lamang nun pagdating sa performance. At kung hindi mo pa napapanood ang review namin doon, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. Now, tinatawag to ng Xiaomi na 108 megapixel Voyager dahil isa sa mga main selling points nito ay ang camera. Meron tayo ditong quad camera setup na may 108 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel telemacro, 2 megapixel depth sensor at 16 megapixels na selfie camera. And yes, talagang magaganda ang mga photos na makukuha natin gamit itong Redmi Note 10 Pro. Isa sa mga pinakamagagandang nakita ko sa ganitong presyo. Detalyado, may good dynamic range, nakukuha niya pa rin yung mga ulap sa langit pati na rin yung mga details sa dark areas at nagustuhan ko rin yung kulay. Makatotohanan ng kulay na may konting dagdag lang sa pagkatingkad para magmukhang buhay. Yung ultra-wide maganda din, medyo soft kung ikukumpara natin sa main sensor at hindi rin kasing ganda yung dynamic range, pero detailed pa rin naman at hindi gaanong nalalayo ang kulay sa main camera. Nagustuhan ko rin yung macro shots, very usable kasi ito at hindi ito yung pipitsuging macro lens na dinadagdag na lang para masabing quad or triple camera setup yung phone. Sa portrait shots, well, okay naman ang subject and background separation, pero minsan medyo hirap sa edge detection, lalo na kapag may mga buhok na nakatikwas. Effective din yung night mode, nababawasan talaga yung noise, malaki ang nadadagdag sa details at nagiging mas maliwanag din talaga. At pagdating naman sa selfie camera, detailed din, natural ang kulay at mabisa yung beauty filter. Pero syempre, pwede pa rin naman natin yung i-turn off sa settings. Hanggang 4K 30fps yung videos na pwede nating makuha dito. Sharp and detailed katulad ng mga photos natin kanina, pero wala tong image stabilization sa 4K, kaya kung mapapansin nyo, maalog talaga yung videos natin dito. Pwede tayong gumamit ng gimbal para masolusyonan yan, pero kung wala pang budget para doon, eh pwede rin naman nating ibaba sa 1080p yung resolution. Mababawasan yung quality pero meron tayong stabilization dito at malaking tulong yan para maging stable ang videos natin. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera. Medyo makipot, 1080p, 30fps. Pero meron tayong image stabilization.
Android 11 na ang gamit nating operating system, gamit din natin ang MIUI 12 na user interface, at maganda naman ang experience ko dito, wala naman akong na-encounter na major issues, at dahil nga AMOLED ang gamit nating display, meron tayong customizable na always-on display feature, at pwede rin tayong mamili ng iba't ibang effects kapag nakakatanggap tayo ng notifications. May mga ads at bloatwares pa rin, pero again, pwede naman nating tanggalin yan. 5,020 mAh yung battery. Malaking battery yan, kaya maaasahan nating tatagal to ng isa hanggang isa't kalahating araw, depende sa paggamit natin. At kapag naubos naman, isa't kalahating oras lang ang kailangan para i-charge to from 0 to 100%. So ang presyo nito ay 12,590 pesos para sa 6128 na variant at 13,590 pesos naman para sa 8128. At sa presyong yan, panalong-panalo tayo dito sa Redmi Note 10 Pro. Definitely isa sa mga pinakasulit na mid-range phones na makukuha natin ngayon. Panalo yung camera, panalo yung display, may magandang battery life, mabilis mag-charge, naka-dual speakers, at syempre panalo din yung design and build quality. May mga kulang tulad na lang ng 5G connectivity at Wi-Fi 6 at average na lang ang performance ng 732G ngayon, pero ang dali na lang palagpasin nun, lalo na kung babalikan natin yung presyo. At ulitin ko lang na ang mga panlaban nitong Redmi Note 10 Pro ay yung display at yung camera. So magiging panalong phone to para sa mga mahilig mag-Netflix, mga active sa social media, at para sa mga taong mahilig mag-take ng photos at videos. Pero again, kung gamer ka, Poco X3 Pro ang maire-recommend ko para sa'yo dahil processing performance naman ang panlaban ng phone na yon. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!